Ako po si Leloy Claudio, National Chairperson ng Akbayan Youth. Nandito po kami bilang miyembro ng Mabuting Pilipino Youth. Ang panawagan po namin ngayon, or narito po kami, unang-una upang i-express ang aming constructive support para sa administrasyon ni Pangulong Pangulong Noynoy. Dahil naniniwala kami na ito ay isang markedly better administration compared sa administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo na walang ginawa kundi nakawan at abusuin ang sambayan ng Pilipino. Ngunit, hindi nangangahulugan na sinusuporta namin si Pinoy na wala kaming panawagan para sa kanya. Tatlo po ang panawagan namin kay Pinoy. At itong panawagan na ito, naniniwala po kami na pagtugunan ni Pinoy ang mga panawagan na ito ay makakatulong patungo sa isang landas sa kanyang tuwid na daan. Unang-una po, yung pagpasa ng RH Bill, sapagkat mga kabataan po ang pinaka-exposed sa mga sexually transmitted diseases, sa mga unwanted pregnancy, at mga kabataan din ang nangangailangan ng sex education. Kailangan po natin maging mature ukol sa ating sexuality, at RH Bill ang solusyon para dito. Ikalawa, yung Students' Rights and Welfare Bill. Naniniwala po kami na ang demokrasya ay hindi lang dapat sa gobyerno, hindi lang dapat sa mga ahensya, dapat demokratik din po ang mga educational context. At kailangan natin i-democratize ang educational context, magagawa po natin to sa pag-acknowledge ng student rights and student empowerment. Pangatlo, yung Security of Tenure Bill. Marami po sa mga kabataan ang nagtatrabaho sa mga precarious situations na walang mabuting kontrata na maaari lang i-issue pera ng mga kumpanya at hindi natutugunan yung kanilang mga karapatan bilang mga batang manggagawa. Niniwala po kami na ang bill na to ay isang solusyon para doon. So tatlo po ang panawagan namin kay Pinoy. Yung tatlong, yung straw, yung Security of Tenure at yung RH Bill po. Tuwid na landas, mararating natin kung tugunan natin ang mga issue na to.